I love you, my man. I love you, my man. I love you, my man. Beer stand, hell yeah, that's my kind of country. Casting a ride out on the lake, ice cold beer, dry tailgates, watching the sunset fall asleep. Hell yeah, that's my kind of country. Out where the green grass grows. Parang bago yung widening ng mga kasada dito, mga Lodski. Ayan, no? Isa lang ang sigurado ako. Hindi na kami dadaan sa town proper ng San Fernando. So, hindi ko lang alam kung saan kami lulusot nito. Kung dadaan pa ba kami ng Ligaw or saan banda sa Maharlika Highway ang labas namin dito. First time ako nakadaan dito. Pero sige, ibigay ko muna kay Wiz yung trust quality. Parang namamahaos na ako. Parang ubos na yung boses ko. Masakit na rin yung lubot ko. Si Kuya Donnie at saka si John, sumunod lang din sa akin, oh. Si Sir Jojo, nagpaiwan na. Susunod na lang daw siya sa amin. So, ayun. Tuligaspi. Kanan daw tayo. Ito yung Baliwag Nuevo. So yung kalsada na kung saan tayo ngayon, mga Lodski, ay ito yung GMA Highway pa rin, pero Nabua Balatan Libon Road. So talagang wala pa tayo sa ano, hindi pa tayo lumabas doon sa may Maharlika Highway. Dito tayo sa looban, pinadaan ni Wiz. Iiwas siguro sa traffic. So, yun pala mga Lodski. Kasalukuyan pa pala tayo nasa GMA Highway. Pero after ng 21 km ay kakanan na tayo sa Nabua Balatan Road. Siguro, di ako sigurado kung yun na ba yung Maharlika Highway. Pero sa ngayon, ito yung GMA Highway. Dito sa looban. So, tingnan na lang natin ngayon. After 21 kilometers, sabi ni Waze, ay kakanan na tayo sa may Nabua Balatan Road at saka sa Libon. Ayan, no? Dito din sa pinadaan, no? At least meron tayong panibagong kalsada, mga Lodski, na nadidiscover dito papuntang Bicol Region. Siguro yung ibang mga riders na rin ay dumadaan na rin sila dito. Kasi pag may traffic siguro doon sa may Maharlika Highway, malamang dito ang turo sa mga gumagamit ng Waze. Dito walang ka-traffic-traffic, oh. Yun nga lang, masyadong hindi naman matawag nating liblib, pero halos walang kabahayan. Pero parang safe naman kahit sa gabi kasi maganda ang kalsada, eh. So, ayun mga Lodski. Dito tayo pinapakaliwa. Anong kalsada na ba to? Nabua Balatan Road. So, ang Maharlika is 6.5 kilometers. Maharlika Highway. So marami-rami din siguro tayong mga bayan na hindi natin nadadaanan. Yung mga asintro ng bayan na mas sobrang traffic. So 6.2 kilometers, kakanan na tayo sa may Maharlika. Kaso yung oras natin ngayon is 5:15. Medyo pawala na si Haring Araw. Yung tagos pala natin ay dito sa may Nabua. Nabua Cabarenes Sur. Yun pala yung lusot natin dito mismo sa may town proper ng Nabua. So, ilan ba yung bayan na hindi natin nadadaanan?
Alam ko ang ligaw sa unahan pa yun eh. So nabuwa. Marami-rami din yung ano, hindi natin nadadaanan na mga town proper. Nakakaiwas tayo sa traffic. Pero parang sobrang layo nung ilinaanan natin. Although walang traffic pero sobrang ikot. Pag sa gabi siguro mas maganda dito na lang dumaan sa may Maharlika Highway. Kasi wala naman traffic eh. Maiksi pa. Medyo nauuhaw na ako. Lutski, ayan na si Mayon, ayan na. Kaso wala nang araw. Ano ba yan? Hataw ng hataw kami para lang makita namin si Mayon kahit hindi na ganun kalinan. Basta masilangan namin si Mayon. Pero pa tayong 30 kilometers na kalotski. Anak ng ano? Medyo makulimlim na. Sana kahit man lang anino ni Mayon makikita natin. Ayan na, ayan na mga lotski. Nakikita ko rin si Mayon ng halos buong buo. Ayan, halos buong buo ko na rin siya nakikita. Pero mas maganda daw ang spot doon sa may ano, sa may Kamalig Bypass. Sabagay medyo mataas pa yung araw mga lotski, kaya baka mahabol natin doon na medyo maliwanag pa. Huwag naman matraffic. So yun na mga lotski. Alas sa ice dress ng gabi sa wakas. Kaso ang baga naman itong truck na to. Maganda. I love you Mayon. I love you Mayon. I love you Mayon. Nawawala na ako ng boses. Dito tayo. Dito tayo. Ay, sa wakas. Ang ganda talaga ni Mayon, no? Ah. Alam mo, Mayon. Abi, napagod. So, papalipad tayo ng drone. Ayan na. Hey, sa wakas mo, ayun na, malinaw na malinaw. Sabi ko, wala nang ano to, walang piga to, walang hatawan na to. Uwi ka, huli ka. Nice, nice.
2.2 kilometers na mula dito. Ayan o. 1.3 kilometers. So ayun mga Lodski, dito kami nagdi-dinner sa Kamalig Bar and Grill. So napakasarap yung mga food nila dito mga Lodski. Tapos yung presyo hindi ganun kamahal. So yung kinain namin, although tatlo lang kami ni Kuya Donnie at saka ni John ang kumain, hindi kumain si Sir Jojo. Ang total namin ay nasa 730 lang. So napaka affordable yung mga pagkain nila dito sa Kamalig Bar and Grill. So ngayon mula dito pupunta kami ng Sursogon City. Doon kami mag papalipas ng gabi. So bibiyahe kami ng around 58 kilometers mula dito sa may Kamalig Bypass Road. Wala nang pera. Ha? Withdraw na rin pala ako, wala nang pera. Ah, mag-withdraw ka din? Ah, sige, hanap tayo ng ano, ATM. Sige. So 58 kilometers mula dito sa may Kamalig Bypass Road papunta sa may Sursogon, kung saan kami mag overnight. Tapos bukas ng umaga ay aalis kami ng siguro mga 5 in the morning yung alis namin na Sursogon papuntang Matnog Port. Kailangan namin magpapagas up dito para o kaya magpapagas up din kami sa Sursogon bukas para bibiyahin namin yung buong summer na full tank. Kasi grabe ang sobrang mahal ng mga gasolina dyan sa summer. Kaya dito pa lang sa Sursogon ay magpapa-full tank na tayo bago tayo tatawid sa summer. Alright. So 9:35 ng gabi pupunta na kami ng Sursogon City. So dito kakaliwa tayo. Dito gas up daw muna. Gas up daw pala. Sayaw, sayaw, sayaw. Galing, galing. Tuwang-tuwa ang mga boys eh. So ayun, good morning mga Lods. Bali, dito kami nag dito kami natutulo kagabi. Ito yung kwarto namin. So ayan, may dalawang malaking kama. Tapos nagpa-sit up kami dito na isang extra bed. So sakto lang. Meron naman kaming TV, pero hindi naman namin kailangan yung TV kasi papahinga naman kami. Basta ang importante, meron tayong aircon tsaka malinis yung kwarto. Tapos andun yung banyo. So pack up na kami ngayon, siguro mga by 6:30 take off kami papuntang Matnog, mga 58 kilometers mula dito sa Sursogon City. So mga isang oras at kalahati din siguro namin tatakbuhin mamaya. Patawid kami ng Alin Samar. Okay, kita-kita tayo mamaya. Dito kami naka-stay kagabi sa JK Gabs. Ate, thank you. So ngayon maghahanap kami ng ano. May breakfast muna kami dito mga Lodski sa Sursogon City bago kami
pupunta ng Matnog. Meron kami nakikitang restaurant dito. Nasa malapit lang. So, all, dapat sana ang alis namin ay 5 kaninang umaga. Kaso paggising namin ng 4 ay sobrang lakas ng ulan. Noong tinitingnan namin sa weather forecast ay maulan siya hanggang 3, 4 at saka 5. 6 at saka 7 ay 20% lang yung pag-uulan dito sa probinsya ng Sorsogon. Kaya yun, 6:30 ng umaga ay medyo mainit-init na rin yung panahon at maliwanag na rin yung mga kaulapan. So yung bali, yung pinagtulugan namin mga lods yan. Nandito siya sa loob ng parang subdivision. Ayun ang mga kabahayan yung katabi niya. Kaya napaka sobrang relax pag ano, nandoon na, nagpapahinga kasi tahimik. Walang mga sasakyan na dumadaan. So talagang ano, talagang makapagpahinga ng mabuti yung mga nag-check-in doon. Saan ba yung restaurant? So yun nga mga Lodski, kakalagpas lang namin sa may Erosen dito sa Sorsogon. So nagdagdag na kami ng gasolina, nagpapa full tank kami ulit, ako 200. So mula dun sa may Kamalig Albay papunta dito sa may Erosen Sorsogon ay 200 yung naidagdag natin sa ating gasolina para maiwasan natin yung pag-gas up dyan banda sa Samar. So yun, full tank na tayo ulit. So kaya na to hanggang Tacloban. Tapos bukas sa Tacloban kami or mamayang gabi sa Tacloban kami. So doon na naman kami magpapa full tank ulit. So yun, malapit na kami dito sa may Matnog. Sana makatawid kami agad. So yun, saan ba to? Doon kaliwa tayo. Gulat ako dito. Thank you. So kaliwa pala kami. Buntik na ako na diretso. So yan, malapit na kami sa Port of Matnog. Nandito na tayo sa may Matnog mga Lodski. Ayan, fast cut. Ayan yung schedule ng fast cut Matnog, 11 PM. May fast cut ngayon, anong oras na ba? 8:22. 11 pa yung fast cut. 11. Ay, iwan ko kung may ibang schedule sila. Ibang ko kung may ibang schedule sila. Pero may ano naman eh, yung ibang Roro 11 pa no? Oo, yung fast cut. Pero yung Montenegro, di ko alam kung ano schedule yung Montenegro. Iba? Ha? Iba yun. Iba naman yung Montenegro. Pero ito rin yun ano? Oh. Dito sa may Blue Lane. Ito yung Blue Lane Station 3.
bawal ang picture, o di ba? Kayo na mismo ang lumakad ng papel nyo. Di ba? Ang ganda ng... Hey, sir? Station 1 na po. Ah, sige, station 1. Thank you, sir. Thank you. So, yun. Para maiwasan yung singitan, so by number ang mga motorista o kaya mga travelers, mga trucks na dumadaan dito. So, walang sapawan, walang singitan. Alright, pupunta na tayo ng station 1. So, ayun mga lodski. We are here in station 1. So, pupunta daw tayo muna sa window 1. Unang pila natin doon sa window 1. Tapos, pangalawang pila natin kasi wala na yung passcard. Dito na tayo sa may light. Yeah. Medyo may sumingit lang sa atin. So, pangalawang pila natin kasi yung barko na nakuha natin is yung... Light Shipping Corporation and Light Ferries na yan, number 12. So, dito tayo kukuha ng ticket natin. Dito natin malalaman kung magkano yung mababayaran natin sa pagtawid natin mula sa may Matnog papuntang Allen Samar. So, ayan. First time ni John. Galing Maldives to Visayas. So ayun mga lodski, yung naging ferry namin ay yung Starlight. Yun yung barko namin, 1,200 yung binabayaran. Tapos umabayad kami ng PPA, terminal fee. Tapos napabayon na may 60, 15, tsaka 30. So nasa mga 1,300 din ang binabayaran namin, more or less. So ngayon, dediretso na kami dito sa may Matnog Port para makasakay na kami sa barko na paalis ng sabi nila alas 10 daw. So yun, diretso na kami doon. So time check tayo ngayon, 9:34 ng umaga. So hahabol tayo doon sa barko. Alright. Alright. You are now leaving the island of Luzon. So, ayun. Hinto muna tayo dito para makapagpa-picture yung mga kasama natin. Digging up dirt with these two hands, praying for rain, working that land. Fear of God instilled in every man. Hell yeah, that's my kind of country. Friday night lights, old town squares, Jesus chicken and county fairs. Sunday mornings are a family affair. Hell yeah, that's my kind of country. Out where the green grass grows, where the green grass, it's just one stop sign to a simple life off a dead end old dirt road. Cowboy hats, pickup trucks, four-wheel drives built for tough, American flags flying in the mud. Hell yeah, that's my kind of country. Rodeo buckles, worn-out boots. So ayun mga lodski, nandito kami sa Port of Matnog. So ayan sila, mga kasama natin sila, tatawid ng Allen Samar. Ang pangalan na sir? Ben. Oh, shout out kay Sir Ben. Papunta din siya ng Samar. So, yan sila, papunta din yan ng Samar. So yan yung mga motor namin dito. So hinintay na lang namin yung barko na mag-unload ng mga galing din ng Samar. Tapos maglo-loading naman sila ng mga sasakyan galing dito sa Matnog para tatawid doon sa Allen Samar.
Sticker ka ba, sir? Sticker. Ito mga tapat ka rin. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Tapos na rin. Watching the sun rise in a deer stand, hell yeah.
That's my kind of country. Casting a ride out on the lake. Ice cold beer, drop tail. So, ayun mga Lodski. Time check tayo. 1:25 ng hapon. Nakakadaong lang namin dito sa Samar. Dito sa Alinport yata to. So, ngayon bababa na kami doon sa kung saan nakaparada yung mga sasakyan. Para, kasi kami yung nasa bungad. Kami yung unang lalabas. So, ayan. Shoutout pala sa mga staff dito. Sa lahat ng mga staff ng Night Ferries. Ako, umuulan. Mapapasabak tayo sa ulan. Grabe. Kinakabahan ako doon kanina. Akala ko magbabanggaan. So, yun pala yung mga purpose kung bakit may mga ganun, no? Yung katulad dyan sa may gulong. Yan, no? May kinakabit na gulong dyan sa gilid. Yun pala yung purpose doon. So, yan. Ano ba? Papasabak tayo sa ulan. Sanay tayo dyan. So, inunahan namin sa pagbaba kasi kami yung nasa bungad. Siyempre kami yung unang bababa. Kung matatagalan kami, baka magagalit yung nasa likuran ng mga private at saka yung siyempre yung mga trucks driver. Kaya niya, kaya? Hindi ako, boy, atras mo konti, boy. Baka ano, tatamaan. Baka matanggal mo yung senior mo. Yun. Medyo paano kasi palalim yung ano yung baba namin, no? Kaya medyo mahirap. So dapat ang dadaanan namin yung may mga bakal para hindi masyadong madulas. Ayun, no? Diretso hain. Okay, alalay lang, alalay. Ayan. Pwede. Pwede na. Thank you. Natumba na kasi siya kanina nung pag-akyat kaya ano? Kaya inalalayan na sila ng ano ng mga staff ng Light Ferry. So shout out sa mga staff ng Light Ferry. Biyaheng matnog to Alin Samar. Alright, so yun, time check tayo mga Lodski. 1:35 ng hapon. So napagkasunduan namin na instead na dadaan kami sa may lulugan na falls ba yun, parang hindi na kami matutuloy dahil sa medyo masama yung panahon. Nag-alanganin kami sa oras. So ang in-expect namin na pagsakay namin sa barko at ang yung dating dito ay medyo malaki ang nawawalang oras. Kaya, yun. Shout out pala dito kay Busing, oh. Yan. Kasabayan namin yan. So, yun. Nandito na tayo sa may Alin Samar, mga Lodski. Mula dito, papuntang Tacloban ay nasa 200 plus kilometers.
in summer. So, may nakita tayong karatula doon mga Lodski. Mula dito sa Alin Samar papuntang Tacloban City ay 247 kilometers. So, hindi pa tayo makapagpatakbo ng mabilis kasi maulan at hindi pa masyadong maganda ang daan dito banda sa Samar. Karamihan ay medyo malubak-lubak. So, baka gabihin tayo papuntang Tacloban City. Welcome to Mau Bridge. So, yun, ito yung mga nakikita namin sa YouTube lang na ngayon ay nandito na kami. Ayun na. Laki ng ilog mga Lodski, oh. Ayun, oh. Ang laki, oh. Marami. Ang laki ng ilog. So, yun, so far mga Lodski, medyo maganda-ganda pa yung kalsada na ating tinatahak sa ngayon. Pero mamaya talagang mapapalaban tayo sa mga lupak dito. At si June ay medyo na bingkong na yung gulong niya sa harapan. May tama na. Tama daw yun kahapon nung nandun kami sa may Quezon province. Kaya sabi namin dahan-dahan na lang tayo dito sa Banda Samar. Kasi pagdating natin dyan sa unahan ay mas grabe ang kalsada dito kisa doon sa may Quezon province. So in-expect na namin na gagawin kami bago makarating ng Tacloban City kung saan doon kami magpapagabi. I love Kagmanipis Norte. So yun, siyempre picture taking kami dito sa I love Kagmanipis Norte. Alright, buti na lang. Medyo umit-init na. Pero matagal-tagal kami tumatakbo kanina na medyo maulan. No, delikado yung stand ni Busing. Nakababa yung stand. Yung stand po. Babae pala yung nag-drive, akala ko si Busing. Babae pala. Alright. Andito na kami kung saan. Hindi ko alam kung saan lugar. So medyo tumutuloy-tuloy na yung pag-init ng panahon. Pero habang painit ng painit yung panahon, ay painit ng painit na rin yung takbuhan namin. At kanina pa kami nakipagpatintero sa mga lubak-lubak or sa mga butas-butas dito sa kalsada. Although hindi pa masyado, pero may pailan-ilan na may mga butas yung kalsada. So mas challenge pa, sabi nila doon sa sinasakyan namin na ferry, mas challenge pa daw yung kalsada pagka dito daw banda sa may Kalbayog. Ay, at saka papuntang Katbalugan, andyan daw yung challenge na kalsada. So ayun mga Lodski, dito kami tinuturo ni Riz sa kaliwa. Kasi dito daw ang diversion. Ayun. Diversion siya ng Katbalugan. So dito tayo dadaan ng city proper ng Katbalugan. Ayun mga Lodski, time check muna tayo ngayon. 5:55 tuna. 5:55 ng hapon. Andito na tayo sa may Katbalugan. So meron pa tayong 100 kilometers bago marating ang Tacloban City diyan sa may Leyte. So sabi ni Waze, expected time of arrival natin is 8:20, 8:26. Kasi andito yung mga challenging na kalsada. Kung yung kanina ang dinaanan natin ay sungka-sungkaan at saka nakipagpatintero tayo doon sa mga lubak-lubak, dito wala na tayong maiiwasan, talagang lubak na yung madadaanan natin. So
naka-ready naman kami dyan at ready kaming tumanggap sa hamon dito sa kalsada ng Samar. Kaya samahan nyo kami mga lodski, baybayin na natin ang kalsada dito sa Samar ng gabi kasi mag-alas 6 na ng gabi. Alright. Marabi, hindi tayo makakasingit itong bus. Ang laki. Ang laki ng bus tapos ang liit ng kalsada. Kaya hirap tayo makasingit. Ang dami pang mga kasalubong. So kanina pa kami buntot ng buntot dito. Ang bilis pa naman ng mga kasalubong. Kaya delikado. Sungka, sungka. Ako. Grabe. Isa sa pagpapatagal ng biyahe natin mga lodski, yung ano. Although ginagawa ni marami din namang mga ginagawang kalsada na. Pero siyempre, stop and go ang sisti. Tulad nito. Pag nag-go ang kabila, stop din naman ang kabila. So okay lang din 'yun. Basta pagdating ng panahon ay maging maayos na yung kalsada dito sa Samar. Boy, marami na rin palang ano, nagawa na ng kalsada. Oh, yung mga ba? Oh, yung mga bagong gawa, yung mga may mga ano pa, puste-puste, katulad niyan, no? Dati wala 'yan nung nag-Philippine loop ako. Ito 'yung pinaka ano. Oh, itong area. Oh, itong area na 'to. Kaya ngayon oh, medyo maganda-ganda na rin ngayon kaysa dati. Oh, katulad nito, ito bago na rin 'to, oh. Alin 'yung tubay, 'yung gas mo? Kaya pa 'yan, boy. Malapit na tayo. Oh, nasa mga ano na lang tayo. Almost 50 kilometers. Oh, abot-abot pa 'yan. Oh. Ito lang naman 'yung area dito, 'yung ano, kinakatakutan ng mga riders dati. Oo, marami na rin mga nagagawa. Although may mga sira-sira pa rin, pero oo, baka next year, boy, ano na yan, maganda na. Yung oo, oo, yung pang Mindanao natin. Ma-exit na lang to pag ano, ma-exit na lang. Kasi sa unahan nito, yung malapit na tayo sa Tacloban, maganda ng kalsada doon eh. Oo, masakit na nga yung puwitan ko eh. si brother kaya. Paano ba siya okay? Nakakasabay sa akin. Nakakasabay, no? Nasanay na rin. Yung sinusundan siya. No. Dapat sa likuran siya kasi mapipilitan niyang ano, humabol eh. So, marami na rin palang natatapos ang ginagawang kalsada dito mga lodski. Kasi yung dito banda na area dati nung nag-Philippine loop ako. Grabe ang haba ng mga sira-sira na kalsada. Unlike ngayon, oh, ito bagong gawa pa lang 'to. Oh. So, meron mga sira-sira na kalsada dito banda, pero hindi na mahaba, hindi katulad dati. Yan ito mga bagong gawa to mga lodski, oh, puting-puti pa oh. Samantalang dati tatakbo ka dito ng mga 2 oras na puro sira yung kalsada. Hindi ka makakatakbo ng sobrang bilis dahil sa sobrang lubak. Pero ngayon, yan, swabe na oh. So, konting gawa na lang to, lahat ay magiging okay na yung kalsada dito mula sa Katbalugan, dito sa Samar, mula dito sa Samar hanggang Tacloban City. Magiging smooth na yung kalsada dito. Ayan, ito, patuloy nilang ginagawa oh, sa kabilang side. So, konting tiis na lang mga lodzi at maging maayos na ang ating biyahe sa susunod na mga panahon.
ito yung ibang challenge. Yeah. Ayan, no? Yeah. Hindi na yata ito kalsada, mga Lodski. Tap kami dito ng mapagtuluyan. So, not bad. 1,000 overnight yung kwarto nila. Good for two. Oh, yun. Ang ganda. Yan, ang ganda. Ang ganda ng pailaw ni San Juan, ni Iko. Iko Bridge. Ayun, makikita din namin siya bukas ng umaga. Shout out Rodrick Libay. Shout out Ains Hessenbergs. Shout out Master MP. Shout out Lovely. Shout out Lope TV.